Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga pagkakataon na napapanood po ninyo ang video pong ito. Tayo po ay nasa pangalawang serye na o series ng ating pong pagninilay-nilay ng mga saliwikaing Pilipino o mga kasabihang Pilipino na atin pong hinahanapan ng mga paliwanag o hinahanapan po natin ng mga biblical po na aral. Sa pagkakataon pong ito bilang pangalawa pong serye ng ating pong pag-aaral, ang ating naman pong pag-aaralan ay ang kasabihang, ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Ulitin ko po. Ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Nang ibig sabihin po nito ay sa bawat pagdidesisyon natin, sa bawat ating ginagawa, sa bawat ating iisipin, ay nangangailangan po ito ng ibayo at maingat na pagdidesisyon o paglalapat ng anumang mga solusyon. Sapagkat kapag hindi tayo nakapaglapat ng maayos na solusyon, ang kaduduluhan nito ay kabiguan na masakit para po sa atin pong lahat, sa atin pong magiging pagdidesisyon. Kung titingnan po natin ang realidad sa kasabihan pong ito, ay makikita po natin na yung daw pong tao na lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim, sapagkat yung tao pong naglalakad ng mabilisan, sila po hindi na po iniintindi nila kung ano yung kanilang dadaanan. Ang kanila lamang nais na mangyari ay makarating sila doon sa kanilang pupuntahan. Hindi na nila iniintindi kung yung bang kanilang dadaanan ay safe o hindi. Ang kanilang nasa isip lamang ay yung makarating doon sa kanilang pupuntahan. Subalit ang masaklap diyan, hindi nila alam na may matulis na bagay doon sa kanilang pupuntahan o dadaanan. At kapag yun po'y natapakan nila, sigurado pong kapahamakan ang kanila pong sasapitin. Kaya napakahalaga po ng paalaalang ito sa bawat isa po sa atin. Ano po ba ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol po sa pagdidesisyon? Ganito po ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, ang pangkatay 3, ang talatay 5-6. Sa Diyos magtiwala buong puso at lubusan at huwag mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Sa talata pong ito ay marami tayong mabubutil na mga aral. Una, ang sabi po dito ay sa Diyos magtiwala. So maliwanag po dito na ang pagtitiwala ay hindi sa ating sarili. Nararapat na tayo ay magtiwala higit sa lahat ay sa ating Diyos na buhay. Sapagkat ang Diyos po ang nakakaalam ng mangyayari pa lamang, ang tao po, ang isip po natin ay hindi po ito, kumbaga hindi po nito nalalaman kung ano po ang kasasapitan po ng bukas. Subalit ang Diyos po, alam po niya kung ano po ang mangyayari. Kaya ang napakahalaga sa lahat, kapag tayo magdidesisyon unang tigit sa lahat, ay manalangin, humingi ng gabay sa Diyos ay magtitiwala. Ikalawa, huwag manangan sa sariling karunungan. Sapagkat, gaya nga ng sabi ko kanina, ang atin pong pag-iisip ay mayroon pong limitasyon. Ang atin pong pag-iisip ay may kaya lamang o mayroon lamang bagay na kaya nitong i-contain at hindi po niya pwedeng i-foresee o makita ang ating pong hinaharap o ating kinabukasan. At ang pangatlo, siya ay sangguniin sa lahat ng ating mga balak. Sino po ang sasangguniin? Ang ating pong Diyos na buhay. Bagamat alam po natin, bagamat may pumapasok sa ating pong mga isip na mga solusyon, subalit, yan po mga pumapasok sa ating isip na solusyon na hindi po garantisado o 100% na iyan po ang tama na desisyon. Kaya, napakahalaga na sinasangguni po natin ang ating Panginoon, napakahalaga ng pag-iintay sa sagot po ng ating pong Panginoon. Bakit napakahalaga na sangguniin natin ang Panginoon? Ganito po ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, ang pangkat ay 14, ang talata ay 12. May daan na tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo noon ay kapahamakan. Akala po natin, sa ating pag-iisip, oo,
tama ang ating desisyon. Yun ang nasa isip natin. Pero doon po, sabi ng talata, may mga pagkakataon na akala natin ay tama, pero ang dulo ay kapahamakan. Kaya napakahalaga na sinusangguni natin ang ating pong Panginoon sapagkat siya nakakaalam ng ating pong bukas. Balikan po natin ang ating pong talata, ang ating pong pinapag-aralan sa Lawikain. Ang lumalakad ng matulin kung matinig ay malalim. Kapag po tayo ay sa Diyos nagtitiwala, walang huling sagot, ang lahat po ay always on time. Kaya ano po ang ating dapat gagawin? Kapag tayo po ay may pagdidesisyon na, huwag po agad tayong agad-agad ay magdidesisyon. Una, mag-intay, mag-nilay, at huwag padalos-dalos. Ikalawa, ang tamang solusyon o ang tamang pagdidesisyon ay nagbubunga ng kapayapaan sa ating puso. Alam natin, nalalaman natin na tama ang ating desisyon. Bakit? Dahil palagay o may kapayapaan ang ating buhay. Ikatlo, ang dapat po natin gawin, lagi tayo ay humingi ng patnubay sa ating pong Panginoon, maliit man o malaki ang ating gagawin pagdesisyon. Sanayin natin ang ating sarili na ano man ang ating gagawin, lagi nating isasangguni sa ating pong Panginoon. Nawa ay may natutunan po tayo ngayon patungkol po sa kasabihan, ang lumakad ng matulin kung matinik ay malalim. Ayaw po natin na tayo'y mapahamak sa ating pong gagawin pagdidesisyon. Na ayaw po natin na yung ating pong gagawin ay masasayang na lamang, na wala pong patutunguhan. Kaya ang aral natin ngayon, ipagkatiwala lahat natin ito sa Panginoon. At tiyak, ang dulo po ay tagumpay. Pagpalain pong lahat tayo ng ating pong Panginoon. Amen.